Ang hiling lamang ng bawat isa ay pagtanggap sa kanila. Diskriminasyon ay putulin at pagrespeto ay pairaling. Sa lugar ng Quezon City, Barangay Santa Lucia, ay natagpuan namin si Lander. Siya ay nasa 17 taong kulang na at kasalukuyang nag-aaral sa Metro Manila College. Bata pa lamang ay nakakaranas na si Lander ng diskriminasyon dahil sa kanyang kasarian. At hanggang sa ngayon ay nararanasan niya pa rin ito. Siguro ng bata, siguro around my 6 to 7 kasi sobrang confusing nun kasi 'di ba? Pumasok ako sa kinder, tas parang hindi ako na-attract sa mga girls na kasama ko kasi mas naaano ako sa mga boy, sa mga boys. Habang lumalaki naman is maganda naman kasi hindi ako masyado nakakaranas ng discrimination kasi supportive yung father ko, supportive yung mother ko. Siguro ang naranasan ko lang na nung bata ako is nung nakakaranas na ako ng physical abuse from my own brother na hindi ko rin sure kung dahil ba sa gender yun or dahil sa behavior ko, pero hindi niya rin kasi sinasabi yung reason kung bakit siya nananakit, like yung may one time pa na munti kanya na ako masaksak, pero yun. Because of that siguro, nagkaroon din ako ng mga trauma about sa physical touch na hindi rin ako masyado, hindi rin takot ako na makipag-interact physically kasi parang nasa ano na siya ng katawan ko na baka what if saktan niya rin ako, ganun. Pero nung sa mga ibang tao naman, good thing kasi nung habang lumalaki ako, hindi na ako masyado nakakaranas ng discrimination eh kasi nung parang open-minded na rin yung mga klase ko na may ganitong, may na gay kami, na ganito, gay tayo, parang hindi na rin, parang open-minded na rin sila na nasa parang part na rin, part tayo ng community. Kaya yun. Pero ang pinaka-ano lang talaga sa akin is, nung grade 7, kasi dun din ako masyado nakaranas ng discrimination kasi first year high school, dun din ako masyadong ano, na parang hindi na rin ako, tawag dito, dun ako nakakaranas ng severe na nung stress kasi may narinig ako na ano, gay, ganito. No, parang ginagawa na niya ng insulto sa akin. Sa lugar din ito ay natagpuan din namin si Juice. Nasa 17 taong kulang at nag-aaral sa Trinity Polytechnic College. Tulad ng iba, siya rin ay hindi nakatakas sa diskriminasyon. Lalo na sa ganyang edad at lalo na sa kanyang henerasyon. Siguro nung ano ako nang grade 1 ako. Kasi ano, nag-start po yun sa ano, yung nagagusta po ako sa classmate ko, which is a boy po. Pero yung ano, yung pagka-catcall po sa tuwing dadaan ka po sa, tuwing dumadaan po ako dyan sa may, ano, sa, pag tuwing umuwi po ako, naka-catcall po ako. Like yung mga bata po na may nasasabi silang word na hindi maganda. Pero okay lang po sa akin yun kasi po mga bata pa po sila. Pero ang sa akin lang po sana, maturoan po sila ng tama pagre-respeto and sana mas mapalawak pa po yung ano nila, yung isip nila about sa mga LGBT members. Isa lang ang naging sagot nila nung tinanong namin sila kung nalagpasan na ba nila ang mga diskriminasyon dahil sa kanilang kasarian. Hindi. Or oo. Nasa mid kasi yung tawag dito. May mga experiences ako na yon na parang yon na ano ko na parang na-heal or nalagpasan ko na, pero may mga bagay pa rin or mga trauma pa rin ako na or yon mga pinagdaanan ko na hanggang ngayon hini-heal or ino-overcome ko pa rin sa sarili ko, kaya hindi ko rin talaga masabi na fully recovered na or parang healed na yung mga wounds na inuna sa akin. Pero yun. Pero sa tingin ko, kaya ko siyang i-handle. Sa ngayon is, oo, nalalagpasan ko. Pero hindi po natin alam kung sa mga nagdaang araw or sa mga susunod pa na araw na baka may mangyaring ulit na discrimination. Syempre, hindi natin yun hindi po natin yun inaasahan. And for me, habang lumalaki po ako, mas lalo pa po tumadami or mas sumalaki pa po yung discrimination. Sa lugar ng Quezon City, Bagbag, ay natagpuan din namin si ating Mika.
37 na taong gulang. Siya ngayon ay nasa wastong kulang at tumutulong sa kaniyang mga magulang, lalo na sa pag-aalaga ng kaniyang mga pamangkin. Elementary pa lang. I think grade 3? Paano po? Parang naramdaman ko na lang kasi pang may isa akong kaklase na parang hindi ko naman talagang totally gusto siya. Parang na full lang ako na ang bait niya kasama. Tapos tuwing uwi, ang lagi siya ang kasama ko pag umuwi kami sa galing sa school, sabay kami, and then sa kain. Yung kung naramdaman niya na parang iba na palang naramdaman. Dati kasi may gusto ako isang babae, pero nawala, napalito na lalaki. Sa mga kaklase ko na, high school, tipo papasok pa lang ako sa pintuan, inaasal na ako. Ay, bakla. Pero ang sagot ko, never mind. Wala akong pakuusin. Kasi ako to eh. Bakit ko ipapakita sa akin? Okay lang, sige, asarin nyo. Wala akong tanggap ko eh. Ako to. Amin ding nakapanayam si Ate Ritz, 28 taong gulang na at kasulukuyang naninirahan sa bagong silang. Kahit siya ay may mga karanasan din sa diskriminasyon dahil sa kaniyang kasarian. Noong 13 years old ako, noong first year high school, kasi dun po na alam ko na parang na in love sa isang guy na sabi ko ay iba ako, parang may something na yun. First year high school, tingin ko yes, meron naman, may mga part na nabully ako, pero hindi ko siya napansin eh, kasi nangingibabaw sa akin yung pagiging totoo. Nilalabas ko lang kung sino ko, tapos nakikisama ko ng maayos din sa mga nakapaligid sa akin. Tinanong din namin sila kung nalagpasan na ba nila ang mga pagsubok na kanilang pinagdaanan. Kasi yun nga, una akong sabi, wala naman akong paki sa paligid ko hanggat wala naman akong inaapa ang ibang tao. Ginagawa ko yung best ko para makisama sa mga taong nakakasalamuha ko. At involved din ako sa mga nakakasama ko dun sa mga environment ko. Yun naman sila is positive naman, hindi naman sila negative regarding sa yung pagkatao mo, hindi ka naman nila ingat yan. Yes, nalagpasan ko. Parang sa akin, katanong asan nila sa akin, wala na sa akin. Masaya na ako. And then, nakikipag-ano pa rin naman ako sa kanila. Katasar nila ako. Nakikipag-biroan pa rin ako. Kahit na kutsa-kutsa, asar-asaran nila ako. Minsan, medyo napipikon. Pero, sa pinagsasabihan ko sila. Hindi nyo na po pinapatanggal? Oo, hindi. Sa lugar ng Quezon City, Barangay Santa Monica, ay nakilala namin si Lola Mona. Siya ay matandang dalaga at kasama naninirahan ng kanyang mga alagang aso. Si Lola Mona ay 65 taong gulang at kahit sa panahon niya ay totoongang napakahirap. Isiniwalat ni Lola Mona ang kanyang katapangan dahil kahit sa kabila ng diskriminasyon ay nilalabanan niya itong mag-isa. Sinuportahan siya ng kaniyang mga magulang, lalo na ang kaniyang mga kaibigan na buong puso siyang tinangkap. Para kay Lola Mona, nalagpasan niya na ang mga diskriminasyon na sinubok ang kaniyang buhay. Dahil sa mga ito, mas nanindigan pa siya sa kaniyang kasarian at sa kaniyang mga pinaglalaban. Kami ay napadpad sa lugar ng Tandang Sora at nakilala namin si Sir Ref. Siya ang nagmamay-ari at nangunguna sa isang bahay-sambahan. Ang bahay-sambahan na ito ay para sa mga miyembro ng LGBTQ. Kaya ng iba, tuwing Linggo ay nakikita-kita ang mga miyembro upang magsamba. Sa kabila ng mga ito, kahit si Sir Ref ay nakaranas din ng mga diskriminasyon kahit pa sa kaniyang panahon. Sa kaniyang edad na 50 ay nasaksihan niya kung gaano kahirap ang maging isang gay kahit pa sa kaniyang henerasyon. Grade 3. Mm-hmm. 9 years old. Ano po yun? Paano niyo po yun na-discover? Mas attracted ako sa same sex, sa lalaki kaysa sa babae. Naging mahirap po yun yung
yung experience niyo po as a gay po? Yes, kung 47 years ago, 40 years ago. Mas mahirap noon kasi mas malakas ang bullying at saka mas malakas ang bullying ng sa elementary. Kasi kami parang nung mga grade 3 kami, parang isa o dalawang gay or isang gay ng mga nakikita mo doon. Malambot, yun gano'n. Nakaranas ko kayo ng parang physical abuse po? Wala naman akong physical abuse kasi matangkad ako. So, pag binubuli naman ako, lumalaban. So, hindi naman ako gano'ng tatawag kang bakla, napifikon ka, gano'n. Kasi siyempre, dinideny mo na hindi ka naman bakla, gano'n. Ayaw mo kasi nga, ang tingin sa isang bakla noon, pangit, di ba? Parang out of the society. So, pinipilit mo maging straight, pero hindi ka pa rin naman straight. So, ganun pa rin. Dahil sila ay galing sa iba't ibang panahon, hindi na rin namin naiwasang itanong sa kanila kung ano ba ang kanilang tingin sa iba't ibang henerasyon. Malaking difference, no? Nag-evolve naman ang society. Sa TikTok, ang dami niya, no? Mga openly gay relationship between men and women, no? Kagupa, kagaganda, no? Dati, usually, ang mga bating long, yung mga partner is ang tawag yung mga transgender, actually, yung mga bating. Pero yung mga bading na mga bisexual or kaya kahit hindi naman bisexual, gay sila pero they act like as a man. So, pwede na pa. So, malaking difference. No? Unlike to sa masyado. Ngayon, meron social awareness about soji. Mm-hmm, yes. There's a difference between a lesbian and a trans man. A gay and a trans woman. So, dati ang alam mo lang, bakla tong mood. Ngayon, meron transgender, bisexual, non-binary, asexual, pansexual. Yes, so, yun, marami. Ayun, ngayon kasi mas exclusive na sila. Inclusive na talaga sila. Mas mas powerful ngayon yung millennials. Unlike before, ngayon mas lantad na at mas yung mga kabataan pa na ngayon is mas confident, mas matatapang na sila. At hindi dahil sa amin yung matatapang na attitude. Yung I mean is parang bilang LGBT, nakikita ko ngayon, yung mga unlike sa akin, is palaban na ngayon. Parang kaya na nila mag-stand like before. Parang open-minded na rin kasi sila sa thought na may bading, may ganito, may ganyan, di ba? Like yun. Parang normal na rin sa kanila, kaya hindi na rin masyadong inaan. Sa kabila ng kanilang mga karanasan, meron pa rin silang mga bagay na hindi pa natatamo. At hanggang ngayon, ay isinisikaw pa rin nila ang mga ito. Gayunpaman ang kanilang mga halakhak at ngiti ay nananatili pa rin. Mabigyan ng batas na maprotektahan at syempre yung parang hindi mo na kailangang isip, parang yan, mabibigyan ka ng yung pamahalaan ng mabigyan ng batas, para bigyan kami ng batas na magalayong maprotektahan kami sa mga mapang-abusong syempre tao dun sa diskriminasyon na naranasan namin sa araw-araw na buhay. Ano lang, mahalin nyo lang kami. Ibabalik din namin yung kung anong binigay niya sa amin. Ganun din kami. Ibabalik namin. Kung mahal nyo kami, mas hihigitan pa namin. Ipapakita namin sa inyo. Mahal namin kayo. Yun lang. Well, katulad din ng equality at saka pagtrato ng equal na whether ba bakla ka or straight ka, we could do anything. We could teach, we could go to military, maging police, maging pare, maging madre. Yes.
ni pastor o ministro, no? So we're everywhere naman actually. So dapat yun ang treatment, hindi yung kanilang sexual orientation and gender identity. Bata, nasa wastong edad, at kahit pa matanda, kahit pa iba-iba ang henerasyon na kanilang pinanggalingan, pare-parehas pa rin silang dinidiskrimina. At dahil doon, mas patuloy silang tumitibay para ipaglaban ang kanilang mga isinisikaw, ikaw, sila, tayo. Kahit iba-iba man ang kasarian, ay dapat pa rin magmahalan.